Ito ang napanalunan naming bahay kapag ibig na may sukat na 110 square meter with a selling price of 1.3 million. The good thing about dito sa foreclose na nakuha namin ay unoccupied. Ibig sabihin, walang tao sa property. Wala ka ng ibang gagawin kundi lilinisan yung property or kaya possible renovation. For example, ito yung kwarto or master bedroom dito sa bahay na nakuha natin. Pininturahan lang natin konti at ito na siya ngayon. So, nandito ako ngayon sa parto ko saan ginagawa ko itong video na to para bigyan kayo ng idea kung paano kami kumuha ng foreclosed property ni Pag-ibig. So, kung bago ka lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe lalo na kung katulad ka din namin na gustong magkabahay. Para makita mo lahat ng available foreclosed property ni Pag-ibig, kailangan mo lang pumunta sa mismong website nila. Hanapin mo lang yung properties for sale at sa baba hanapin mo yung region kung saan mo gusto kumuha ng bahay. For example, itong Davao Housing Center. Dito mo lahat makikita pati ang selling price ng property. Naka-indicate na din dyan yung address ng property. Ibig sabihin, meron kang chance puntahan para i-check kung meron tao o wala. At much better kung i-check mo lang din yung bahay overall. This house is adorable. Pag naka-decide ka na at gusto mo na mag-bid, kailangan mo pilapan itong offer to purchase form. Diyan mo lahat i-indicate pati yung offer price mo o yung bid mo. Dito kasi kay Pag-ibig kung sino yung may pinakamataas na bid, sa kanya i-grant o i-award yung property. Hey, let's bid. Why? Kailangan mo lang mag-bid hanggang sa manalo ka at makakuha ka ng bahay. Sa case namin, nakapag-bid pa kami na 3 beses bago kami nanalo. This is my house now. Bid ba? Kailangan mo lang magbayad ng 5% from your offer price as your down payment. Take note lang, bid bond is non-refundable. Sabihin na lang natin na hindi mo na lang kukunin yung property na napalalunan mo. Sad to say, hindi mo na yun mababawi. The same thing for the reservation fee na 1,000 pesos. I want my money back. Not a chance. For long-term installment na 30 years, kailangan mo lang mag-provide ng photocopy of your proof of income. 1% of the property value. Yan yung standard notarial fee pag napapanotarize tayo ng deed of sale. For example, sabihin na natin 1 million yung property mo. Ibig sabihin, kailangan mong magbayad ng 10,000 pesos sa abogado. This document will serve as legal proof na ikaw na taga mismo yung bagong may-ari. Sa installment, sa deed of sale, dyan naka-indicate ang amount na kailangan mong bayaran monthly. Hindi ka pa allow na lumipat sa property hanggat hindi mo pa nakukuha ang authorization to move in ni Pag-ibig. Kasama na din dito ang certification for water and electricity reconnection. Sa case namin, para makakuryente at tubig ulit, kailangan lang namin bayaran ang outstanding balance plus reconnection fee. Sa tubig, nakabayad kami ng 500 pesos, while sa kuryente naman, nakabayad kami ng 4,000 pesos. For the installment, ang tanong, kailan tayo magbabayad ng buwanan? Sa case namin, umabot ng 2 months bago kami nakareceive ng notification via text na next month na yung due para sa unang bayad namin sa bahay. As is, where is. Ito yung number one rule ni Pag-ibig pag bibili tayo ng property. Kung merong mang sira, ikaw na mismo yung magpapaayos. Kung nagkataon merong nakatira, ikaw na din yung magpapaalis. Meron naman din tayong mga legal procedure para dyan. Sa case namin, unoccupied yung property at yung bahay medyo okay pa. So, kunting renovation na lang ang possible na mangyayari. So, mas better ipapakita ko sa inyo, ito yung as is, where is na nakuha naming property. So yun, sana madami kayo natutunan in today's video at huwag nyo kalimutan mag-comment down below kung meron kayong mga tanong dito sa ating foreclosed property. At huwag nyo wala din kalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga panibagong videos natin tulad nito. And I'm hoping na ikaw, yes, ikaw mismo, makabahay ka na din. So kung interested ka pa manood ng mga videos ko, check mo na lang dyan.
See ya.